Morning, para sa ating ulam for lunch ay magluluto ako ngayon ng kusidong tilapia kung sa buhi ay sinalsuman. So, mainit na yung pan. Gigisa na ako ng sibuyas, bawang, luya at kamatis. Sibuyas at bawang, luya. Iuuli ko lang yung kamatis. Shout out po ng pangmalakasan kay Realidad Vlog at sa lahat ng mga vlog na buhay nun. Dito sa version ko ay aking ginigisa, pwede naman idireksa. At yun ay pwede ko nang isunod yung kamatis. Tutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa malambot na ang ating mga sangkap. Gigisa ko lang yan hanggang sa maging golden brown. At this time, golden brown na siya. Mag-add lang ako ng tubig. Ang i-add kong tubig ay dati nang mainit. At pasensya na po pala kayo sa aking gamit na kitel o takore kasi masyadong mauling. Eh ganito talaga dito sa probinsya, ang mga gamit ay masyadong mauling pagdating sa kagamitan pagluto. Kasi yung gamit namin dito ay gatong. Tatakpan ko at hanggang mag-kulo. At yun, malinis naman yung loob nun, yung laman nun na tubig. At once na gumulo na siya, pwede na natin ilagay yung mga iba pang gulay at yung ating tilapiyang buhi. Check na natin mga idol. So ayan mga idol, kumulo na siya. Ilalagay ko na yung napili kong gulay. At ang napiling gulay ay sitaw. Yan mga idol, kung ano pong gusto nyong gulay ang gusto nyong isahog o ilahog dyan sa kusidong tilapia, depende po yan sa inyo. Ang akin lang ay yung kung ano yung available sa akin na nakikita ko. Konting asin at muli natin siyang tatakpan. Ang gagawin natin diyan, ilulutuin lang natin yung sitaw at pag naluto na yun ay susunod na natin yung tilapia. Yung gamit kong tilapia ay yung galing sa buhi, isang piraso at pinagtatlo ko lang. At pasensya na po pala kayo dito kasi masyadong okay, maingay yung mga alaga naming manok. At marami pa yan, pusa, aso at iba-iba pang mga maririnig mong galing time, sa at this point, mga hayop. Na natin isunod yung, ay lagay na natin yung tilapia. Ulo. Tatlong pinag-iniwa ko lang sa tatlo yung isang tilapia. At lulutuin pa natin siya ng mga 2 minutes. After 2 minutes, ayan, halos luto na. Pwede na yan i-serve. So ngayon ang gagawin ko ay ilalagay ko lang yung pinakahuli kong ingredients, yung calamansi juice na pangpaasin. Pero bago matapos itong video na to, baka pwede naman nyo akong isubscribe sa akin YouTube channel, Pareng Repa Vlog.
at paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Mga idol, gamit ko dito 5 pirasong kalamansi. At agad na natin siyang tatagpan at aalisin sa apoy at ready to serve na itong mga idol. Salamat sa panonood. Ito na lang mga idol. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi.